Magandang araw, Kokoko! Nagbabalik na naman si Onyo Koko. Ngayong araw ay gagawa tayo ng buchi. Wow! Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button para swertihin po kayo ngayong araw. Tignan nyo po, sobrang bilog. Wow! Bilog na bilog po, ang ganda po ng pagkakaluto. Wow! Okay, start na tayo. Gagamit tayo ng hot water. Hot water po yung gagamitin natin para po maging mas malambot yung ating buchi. Medyo palalamigin lang po natin ito for 15 minutes. Hindi po kasi tayo pwedeng gumamit ng sobrang init na tubig dahil magiging malagkit po yung dough. After 15 minutes, okay na po ito. Gagawin na natin yung ating dough. Dito sa ating bowl, maglalagay tayo ng glutinous rice flour at para hindi po siya masyadong makunat, maglalagay po tayo ng rice flour. Ang ating asukal at asin. Mix lang po natin. At para mas maging malambot yung ating buchi, maglalagay po tayo ng dinurog na kamote. Naglalagay po ako ng kamote para kahit lumamig yung buchi, malambot pa rin. Maglalagay din tayo ng cooking oil. Siya nga po pala para sa eksaktong sukat at listahan po ng ating ingredients, pakicheck lang po ang ating description sa baba. Maglalagay na po tayo ng hot water. Approximately 14 tablespoons po na hot water yung ilalagay natin, pero dahan-dahan po yung paglagay, 1 tablespoon at a time, baka po kasi mapasobra. Gagamitin ko na po yung aking kamay para haluin po itong dough. Yan po, kailangan po talaga dahan-dahan yung paglagay ng tubig para hindi po mapasobra at maging sakto po yung texture ng dough. Medyo dry pa, maglalagay pa tayo ng isa pang tablespoon. 14 tablespoon po, all in all. Ganitong texture po ng dough yung kailangan natin. Tatakpan po natin ng tela for 15 minutes. Ire-rest po natin yung dough para mas maging flexible siya at madaling bilugin. After 15 minutes, i-divide na natin itong dough. Gagamit tayo ng scooper. 1 tablespoon po yung ating scooper. Na-divide na po natin yung dough sa 24 pieces. Maglalagay na tayo ng palaman. Cheese cubes po yung gagamitin natin kasi po ito po yung pinakamadali. Pwede rin po kayong gumamit ng ubi halaya o di kaya po ay munggo. Bilugin lang natin ng konti. Ilagay po tayo ng cheese at isasara po natin. Tapos na po tayong maglagay ng palaman. Magko-coat na tayo ng sesame seeds. Meron tayong konting water dito. Babasain ko lang po ng konti yung aking kamay. At iroroll ko po ulit yung ating mga dough. Ididip ko po siya dito.
Didiin nyo po ng konti para kumapit po yung ating sesame seeds. Ipiprito natin sa medium-low na apoy. Check po natin kung mainit na yung mantika. Bumubula na, okay na po ito, mainit na. Hahalu-haluin nyo po para maging pantay-pantay po yung pagka-golden brown ng buchi. Okay na po yan.